magandang umaga mga mate. Masarap dito magkape sa bukid. Sa bukid, di ka nga malamig at sariwang hangin mga mate. Magandang umaga po sa inyo mga mahal kong subscriber, mahal kong viewers. Nasaan man po kayo ngayon, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ganoon din po sa mga kababayan natin nasa ibang bansa. Ingat po kayo lagi dyan mga mate. Especially to our kababayan sa Bicol. Marinaal daw po sa Indogabos dyan, mga manoy, mga manay. Ngayon po, kahit medyo pinatamad ako na mag-vlog. Kasi mga mate, yung Google AdSense pin ko ay hindi pa dumating. Kaya yung mga videos ko po, halos po, wala pong, lahat po ay walang ads. Kaya siyempre, kumbaga yung effort natin na parang useless din kapag walang ads. Yung mga videos ko. Pero okay lang, tuloy lang ang buhay mga mate. Ika nga, kahit maraming problema ang dumating sa buhay, huwag kang malulumbay mga mate. Yan po ay tibay ng lublang po ang katapat niyan. Kailangan marunong po tayong tumanggap kung anong mga pagsubok na dumating sa ating buhay at dapat po ay maging matatag po tayo sa lahat ng oras. Nasa ganun eh, tayo po ang magsilbing ika nga eh pag nakikita ng mga anak mo na yung magulang nila ay matibay buong loob kahit na maraming problema kaya ikaw ang magiging inspirasyon ng ating mga ng inyong mga anak. Okay, ang sishare ko po sa inyo mga mate, ito po, kung dati po ay nag-vlog po ako ng ako mismo po ang nagkasimbol ng derby box, ngayon naman po mate sishare ko po sa inyo kung paano po mag-repair. Ito po kasi yung derby box mga mate. Ito po ay buo pa. Pero may party po ng derby box natin na marupok na. Yan, marupok na po siya. Yan. Ito po yung pinaglagayan minsan ng minsan ay pinaglagayan ng manok ng isang kaibigan. Bumili tayo ng isa eh, ang ibinigay na kami marupok na, pero yung body parts niya po, yung pabuan eh okay pa. Yun nga lang mga mate, wala na pong lock, sira na yung lock niya. Ayan, pati po yung nasa gitna, yung divider niya marupok na, wasak na. Ayan, mga mate, ito pang isi-share ko po sa inyo ngayon kung paano po i-assemble ito, i-ayusin para gabi natin mas matibay kaysa dun sa una na binili natin. Kunwari bago to, nung bago pa lang, gagabi natin na mas matibay kaysa dun sa nung bago pa to, gagabi natin mas matibay. Kaya kahit mit may mga, kahit mit na marami kang pera, siyempre iniisip natin kung paano tayo makakatipid. Ika nga, itong munting channel ni Manoy Edgar Win Vlog ay mga tips kung paano tayo makakatipid. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemic, kailangan magaling kang magtipid. O, tsaka kung magaling ka rin magwaldas ng pera, kailangan magaling ka rin kumita ng pera. Kaya nasabi kong waldas, dahil alam nyo naman yung libangan natin. Ika nga eh, win or lose lang yun. Minsan may panalo, minsan madalas talo, pero natural lang yon. Ang importante, masaya po tayo sa ating ginagawa. Okay? I-share ko po sa inyo kung paano ito i-assemble. Okay, panoorin niyo po. Sana po, kung mayroon man pong hindi maganda, na hindi nyo nagustuhan, kaya na pong bahalang magpasisya, at kung sakaling nagustuhan nyo rin po, please share, like, and subscribe. Mga mate, wala na tayong background music. Ang pinaka background music natin ay yung ihip ng hangin na lang mga mate. Kasi minsan doon pa nagkakaroon ng isang problema. Itong tips ko sa ibang mga YouTube vlogger na baguhan tulad ko. Minsan pag gumamit tayo ng background music, minsan ay naka-copyright. Minsan kumuha ka ng copyright music sa no copyright music nakalagay. And then pag ginamit mo yung pala copyright, kaya mas mabuti pa ito na lang ang background music natin, ihip ng hangin na lang sa bukid.
item 8, pag maglalagay po tayo ng divider, dahil po itong isinishare ko po sa inyo ay marupok na po. So, gagamit po tayo ng kahon, karton, ayan. Kailangan po yung pipiliin po nating na ikakabit dito ay yung makapal. Ayan, makapal. Mas matibay kung dalawa. Ito dalawa siya. Ayan. Ito naman ngayon, mate. Kapag na-chan-chan nyo na po, chan-chado nyo na yung sukat. Gagamit lang po tayo ng ito. Kapirasong alambre. Ito po yung alambreng size 410. Magkakat lang po tayo ng 1 pulgada po. Pulgada. Kailangan po mga 1 inch ang haba para po matibay po yung lock ng kahon natin. Ayan. Gagawa po tayo ng ganito, mga mate. Gamit, gagamit tayo ng magic tape para sa lock ng ating i-re-repair na kahon. Wala magawa, parang ni sayang oras. Ito ang kaibigan natin na ayan, si Chumax, sipag na farmer. Siyang maraming talong nung yung nauna kong na-vlog noon. Marami siyang talong matalong, kaya walang problema sa gulay. Chumax. Ayan. Ang aking magandang lalaking kaibigan dito sa Pangasinan. Masipag na farmer. Napakaraming alagang baka. I-share ko sa ating mga classmates sa Sabong. Paano mag-repair ng kahon ng manok para hindi nabibili. Kahit may pambili ka, ibili na lang ng patuka.
Wala pang sabong ngayon. Puro sila online sabong. Online. Yung online sabong, yan, i-deposit ang mga sa Wimpalan na player yung pera nila. Pinipitin nila. Oo nga eh. Kami nila, may nagbubukas sila. Oo. Oh? Mga restaurant. Oo. Oh. Ang haba ng pandemic. Marami ng ano yan? Ito. Pandemic o panggimik? Eleksyon na naman. Lapit na eleksyon. Ay, ang daming kakandidato ng presidente. So, sana yung manalo presidente natin ay mawala na yung pandemic. Hindi minhawa naman yung mga buhay natin na naghihirap. Marami naghihirap ngayon. Buti madiskarte ang Pinoy. Kung hindi madiskarte, pumuti na ang mata sa gutom. Puro pinapitas TV, palita. Buti na lang, meron din tayo mga, yung iba, maswerte. May mga OFW na kamag-anak sa ibang bansa na walang sawang nagbibigay ng tulong sa kanilang mga kamag-anak na nasa Pilipinas na kapos na kapos. Eh ako, wala akong kamag-anak sa... Ay, may kamag-anak pala ako kaso hindi yata ko naalala. Dibali, magsikap na lang tayo. Sariling sikap na lang, mate. Sikap na lang. Pero yung iba, surte eh. May kamag-anak na nasa abroad. Nako. Ayan na, pinadala ko na. Masarap pakinggan. Yung iba, yung mga pe, kasi kawa. Sama nila. Kung nga minsan, sa sobrang pagtitipid ko. May pinapairapan, may pinasinasaktan. Ulam ko. Ulo ng tuyo, pero nito. Kawawang vlogger. Wala pang sweldo. Natamad na ako mag-vlog. Dahil, porque wala pa yung Google AdSense pin ko, ininto yung ads ko. Ng mga video ko. Minsan, pag mag-vlog, mag-upload ako ng background music, sabihin copyright. Kaya itong background music ko na lang, ito na lang na, ito na lang na hangin. Baka maka-copyright na naman si Manu Edgar. Ang susunod na magiging presidente, yung totoong may malasakit talaga sa mahirap. Oh. Hindi lang sa mahirap, kahit sa mayaman, basta sa lahat. Yung sinasabi nila, kasi palabasan sila si Soto sa kasi Lacson, ang propaganda sila, sabi nila kung yung totoong buhay talaga yung ayon, totoong talaga yung sinasabi niya. Ayusin natin ang gobyerno, ayusin natin buhay mo, sabi niya. Sabi, pagkakatin buhay mo. Eh, baka pangupo na eh. Mamaya, puro salita lang. Salita lang. Puro salita po lang sa gawa. Sabi na ganyan na yun. Umupo. Diba? Eh, sabi ni Duterte, ang susunod na presidente, mahirapan dami. Para sila naliligaw eh. Ibibigay ko sa iyo ang langit at bituin. Mahal ko, sagutin mo lamang ako at pakasalan mo. Nung pinakasalan ng babae, tanaw to. Pagkalipas ng ilang buwan. Lasinggero pala yung lalaki. Paglasing, suntukin pa siya. Kita niya yung mga bituin at buwan. Sabi ng babae, siyempre sinuntok. Nahilo, nakita niya. Ito pala siya, sabi niya na bibigyan niya sa akin ng buwan at mga bituin. Ito pala. Ibibigay ko sa iyo ang mga buwan at bituin. Sagutin mo lang ako, pakasalan ako. Mahal ko. Yung pinakasalan. Pagkalipas ng ilang buwan, uuwi na sinyo na laki. Paghaim ako. Ayaw. Suntukin ni lalaki. Naku, kita ng babae. Mga bituin nga at buwan. Ito pala yung sinasabi niya ng mga bituin. Tapos hiwalayan. Yung lalaki, makakasana iba. Makakasana naman iba. Ibang patayin naman. Parang ganun din. Yung ibang politiko.
Para nangliligaw sa chicks ba? Ngayon, naniwala. Yung pala, puro pangako lang. Wala nang pagpapago ng puno. Sigaylo na lang. Sigaylo natin, magsipag na lang. Oo, sipag na lang tayo mga mate. Discarding na lang pa yun, no? Discarding, basta legal. Para walang sabit. Yan si Chumax, yung kaibigan natin dito sa madalas niyang ako nakikita dito, ako nagbablog sa bukid. Gusto ko lang tumawa yung tao, pupunta na naman sa bukid, ang init-init. Mangunguha siya ng pagkain ng kanyang alagang baka, damo. Good morning. Ayan si Uncle yung may-ari ng lupa. Dito ako nagbablog. Ayan si Uncle ang may-ari ng lupa. Siya pong may-ari ng lupa dito sa pinagbablogan ko. Ayan masipag na farmers din. Ayan. Gumagawa pa ako ng ilang kahon. Yung nire-repair ko yung kahon. Tira na kasi marupok na. Hindi ka na pwedeng maglagay dito ng dalawang manok. Kaya ito ang tinatawag na remedial repair. Ayan. Pero kailangan pag ni-repair, matiba yung pagka-repair. Ayan, makapal to, makapal. O yung sa mga classmate natin na mga nasa ibang bansa, marami silang mga ginagamit na balikbayan box. Yun ang magandang gamitin kasi makapal. Alisin na natin yung nabulok na marupok na divider. Ah, ito. Ah, hindi na talaga pwede. Oh. Ayan ako. Hindi na pwede. Oh, ngayon, open na siya, mate. Lalagay natin to. Kita nyo ba? Ayan, mate. Ayan, para siyang may pakpak. Para yung sa pinakasahig, lalagyan din natin both side ng parang stapler na staple na ginawa natin. Ayan, patibay. Kailangan mga malapad para alam mo naman to. Hindi nang tagal nagiging marupok. Kaya kailangan malapad para hindi basta-basta mapupunit.
dito mate sa aking munting channel. Ito yung munting channel lang po, pero nakakasiguro po ako sa inyo 101% na itong isinishare ko po sa inyo ay mga bagay na pwede natin kapulutan ng mga ideya, lalo na po doon sa mga baguhan natin na magmamanok. Imbis na bibili ka ng panibagong kahon dahil sira na yung kahon mo, imbis bibili ka dahil alam mo po yung sistema na ishare ko, nabigyan natin ng konting ideya yung mga classmate natin, imbis bumili po ng bagong kahon, yung pambili, ibibili na lang natin ng vitamins at patukan ng ating mga manok. Lalo na po kung yung mga manok po natin ay mga quality, o nakahingi tayo, o nabigyan tayo ng magandang materialis ng, sa mga kaibigan natin na may sapat na kakayahang bumili ng mamahaling materialis at nabigyan po kayo ng lahi nun. Tapos sa panahon ng pandemic, halos walang hanap buhay. Kaya ito, diskarte na lang para makabili tayo ng mga patuka, para hindi na masayang po yung mga pagod natin hirap sa mga manok. Kailangan wag silang magbutom para magkaroon din tayo ng magandang palahi, mga mate. Swerte nga ng iba dyan eh, na mayroong mga kamag-anak o kaibigan na nasa ibang bansa na nakakabili ng mga magagandang materialis, and then tayo naman nabibigyan tayo dahil sa magaling tayo makisama. At siyempre kung nakakatulong ka rin sa kanya bilang pakonsuelo, bibigyan ka rin ng palahi niya na galing sa mamahaling materialis. Kaya imbis na bibili ka ng kahon, hindi na, merong kumarami kang kahon dyan, si boss, si bossing, si manager, maraming stock na lumang kahon na pwede pa natin i-repair para hindi ka nabibili. Ito na, imbis pambili mo ng bagong kahon, ibili natin ng patok at vitamins ng manok. Di po ba, di nakatipid tayo. Yan ang kinaganda sa munting channel natin, mga mate. Ayan, ngayon, di nakapwesto na. Ayan na. Para siyang may pakpak, both side, left and right. Ganon din. Kailangan po, pag gagamit tayo nito, yung sa mga paggawaan po nito, ang ginagamit po nila ay maiksi lang. Kulang sa pwersa po yun. Kailangan po, pag magagamit, kung total, pang sarili lang naman natin nagamit, kailangan po, medyo mahaba. Ayan. Hindi na tayo magpuputol, meron na akong pinutol dito. Ayan, ganito po kahaba, mga mate. Ito yung magaspang, ito yung malambot. Ngayon, ang gagawin natin dito, mga mate, itatahi na lang natin yung tira ng pisti. Buti nagbakuna ako. Kung hindi ako nagbakuna, ubos yan. 40 piraso yan. Sayang. Pinanggalingan po naman ng lahi niyan, 6,000 ang isang inahin. Tapos yung panglaban na 12,000 lang isa. Nung una kasi akala ko makukuha lang sa malinis na kapaligiran, vitamins, antibiotic na pang maintenance, yung pala pag dumating talaga yung pisti. Pag dumating yung virus talaga, kawawa yung mga walang bakunang manok. Yung dalawa, tira tawa. Yun lang pa, tatlo yan, puro ganyang kulay. Milsim pirob yan. 40 piraso eh, pakipatig isang din mo, di 40 mil na. Oo eh. Tapos lang eh. Matastos din. Pero kailangan ma-discard ka eh, para kahit na tapos ka sa budget, nare-remedyohan.
Ayan, mate, mas matibay kasi 1 inch yung lapad ng haba ng ano, GI wire natin na size 14 pinanglak natin para matibay. Luma na itong kahon na to, pero tatagal pang servisyo nito mga mate kasi mas pinatibay natin yung division niya. Kahit sabihin karton lamang po ito, pero dahil makapal at double pa, mas matibay, mas maganda. Ayan, okay na. Ngayon dito naman tayo ni mga mate sa ating lock kasi itong kahon na to, tulad na nang sinabi ko kanina, wala na to. Putol na. Oh. Wala na siyang lock. Useless na to mga mate, kaya lalagyan na natin ang panibagong magic tip. Ito yung magic tip natin, dalawa siya, sila yung pares to mga mate. Thank you.
mga mate, kung nagustuhan nyo po ang naishare ko sa araw na ito, mag-subscribe na lang po kayo at pakishare mga mate, dahil ito pong munting YouTube channel ng inyong Manoy Edgar ay wala pong hinangad kundi po ang makatulong din po kahit man lang po sa ganitong paraan ang mag-share ng mga munting kaalaman sa ating mga classmates sa sabong at negosyo, especially po doon sa ating mga baguhang magmamanok na sa ngayon po ay nagkakahilig na rin po sa channel ko pong ito. Sana po mabigyan po kayo ng kunting ideya kung paano po tayo makakatipid at kung paano po tayo paano po ang tamang diskarte kahit nasa panahon ng pandemic ay hindi natin napapabayaan sa patuka ang ating mga manok para imbis na bibili po kayo ng ibang gamit tulad nga po ng box, imbis bibili kayo ng bago dahil luma na at marupok na po yung ibang box natin ay dahil po sa munting ideya na naisishare ko po sa inyo ay magkakaroon po kayo ng ideya para imbis na bibili po kayo ay hindi na, imbis pambili nyo po ng bagong box, ibibili na lang po natin ang patuka at vitamins ng ating mga alagang manok. Okay, marami pong salamat at ingat po kayo lagi mga mga